kasi ito po ay binanggit at sinulat mismo ng Secretary of State ng Amerika, si George Shultz. Meron siyang libro, ang pangalan ng kanyang libro, Triumph and Turmoil. Yes. Nagyabang siya dun sa libro na yon na sila, ang Washington, ang nag-ayos sa pag-alis ni President Marcos. Merong isang linya doon na memoryado ko na sinabi ni George Shultz, "To remove Marcos, it's not a matter of how, but when." Ibig sabihin, na-set up na nila kung paano aalisin si President Marcos. Yung mismong Secretary of State ng Amerika ang nagsabi, sila ang nagtanggal kay Marcos. At saka andun yung pinahirapan talaga nila sa Presidente Marcos, yung pinutol nila yung mga yung export quotas natin ng mga sugar, textile, lahat yung pinahirapan siya, pati yung mga loans natin sa World Bank, ano yun, lahat 148 banks para lang mahirapan si Presidente Marcos. Tumigil sila ng credit. Pero anong ginawa ni Marcos? Nagpasok siya ng pera. Yan sa testimony ni Jaime Laya sa New York. It is court records, public records yan, na sinabi niya noong 1983, 148 banks ng World Bank and IMF withheld credit. Hindi sila nagbigay ng isang sentimo sa atin. Ang sabi ni Jaime Laya sa testimony niya, sinabi niya kay President Marcos, wala na tayong pera kasi ang World Bank tumigil. Anong sabi ni Marcos? Tumawag siya certain banks in Switzerland. In a matter of days, may pumasok na $700 million dito sa ating kaban. Saan ang galing ito? Diyan sa mga bankong binabanggit nila. Uh-huh. The Swiss banks. Tinanong si Jaime Laya, "Do you know who owns those accounts?" "No," sabi niya. "I only know that when President Marcos called, the accounts from these banks came into the central bank." Tingnan ninyo ngayon ang record ng central bank. Andyan pa yan. Meron pang naiwan. Uh-oh. Meron pang natirang $35 million galing sa mga banko na yan. Hanggang ngayon, pati ang PCGG, hindi alam kung anong gagawin dyan sa mga pera na yan. Bakit? Kasi yung nag-utos niya, namatay na eh. Uh-oh. Namatay na si President Marcos. Kaya tama yung sinasabi. Pinalabas nila yan ng mga ill-gotten wealth. Uh-oh. Yung para masiraan nila ng masiraan si President Marcos. Hindi yan ill-gotten. Kaya nga na-acquit si Imelda sa New York. Mahabang storya yan. Pero yung sinasabi mo nga, lahat dito kagagawan ng Amerikano. Uh-oh. Na kung sino man ang gusto nilang ilagay, kaya nila. Pinasukan nilang Iraq, pinasukan nila ang Libya, pinasukan ng Afghanistan, ang Syria, ang Yemen, lahat yan. Kaya delikado. Thank you.